Hello, hello mga bestie. Ngayon ay March 29. Ayan, tama, March 29. At nagkaling na kami sa ospital. Tiningnan ng doktor sa pamamagitan ng camera papunta sa ilong hanggang sa lalamunan, hanggang sa tiyan. Okay naman na, wala namang nakita na ikakabahala. So, at saka this week lang nakakain na ako ng maayos. Nakakalunok na ako ng maayos. At ayun, okay naman na, wala namang ibinigay na reseta, tiningnan lang ng camera, walang binigay na reseta yung doktor, na gamot, wala, and okay naman daw. Yun lang, and then, first time ko pala mga bestie na camera mula dito sa ilong hanggang sa tiyan, grabe, nakakasuka, tapos medyo masakit, yung pagpasok ng camera, ang sakit, naluha nga ako eh, tapos may pinapainom sila na gamot. Para siyang tubig na may lasa, tapos iinumin mo yun. Tapos meron pang in-spray sa ilong ko, nagamot din. Tapos pag binasok yung camera, nasuka ako ng dalawang beses. Tapos yung laway, wag daw lulunokin kapag may camera, kasi nga istorbo kapag tinitingnan yung loob ng tiyan mo. Tapos ayun, laway ko tulo ng tulo. Eh meron naman nakasahod yung mga nurse. Tapos yung nurse ganyan ng ganyan. Medyo nakapikit ako kasi ayokong makita yung ano, yung doktor na nakaganon yung camera sa bibig ko. Tapos pala, may nakita pala yung doktor dito sa tiyan ko ng polyp. Pero hindi naman daw yun ano, malaki. Sobrang liit lang ganun. 5 mm lang siya. Hindi naman daw nakakapag-alala yun. Magpapatingin ka na lang daw every year. Kapag lumaki, ganun. Papatanggal mo yan kapag lumaki. Pero pag hindi naman, hindi naman nakakapag-alala mga bestie. Kailangan ko lang magpatingin every year. Isang beses o kaya 2 years. Isa, patingin mo ulit yun kung lumalaki. Ganun ulit, camera sa tiyan. Ngayon, hindi naman daw nakakapag-alala, kaya okay lang. Tapos pala, di pa ako pwedeng kumain pagkatapos nung ginawa sa akin kasi nga meron silang, yun, anesthesia. Yung ininom ko tsaka yung sa ilong, nilagyan nila, kaya di pa ako pwedeng kumain ng isang oras. Pero ngayon, malapit na, kakain na ako. Nagugutom na ako. Hindi kasi ako pinakain ng mula kagabi ng 9 o'clock hanggang umagahan, hindi ako dapat kumain. Para walang makita sa loob ng tiyan ko, di ba? Kasi pag meron, syempre, istorbo. Kailangan malinis. Ayan, so nakauwi na kami sa bahay, mga bestie. Alam niyo ba, nung March 10, ay nakaramdam ako nung ano, parang panic attack yun kasi nakaramdam ako nung hirap sa paghinga. Tapos kinakabahan ako, tapos ikot ako ng ikot, yung ganun ako na ganun. Nakakaramdam ako ng ganun nung time nung March 10 ang gabi. Tapos kinausap ko si Beskin. Pal ko, parang kakaiba yung nararamdaman ko, ganun, kinakabahan ako, lakas ng kaba ko, tapos hindi makahinga. Tapos sabi ko sa kanya, punta na kami ng ospital. Kasi nga, sobrang kaba ko. Tapos hindi talaga ako makahinga. Pag lumulunok ako, nahihirapan din ako. Tapos parang mabubulunan ako. Naramdaman ko yun nung pagkatapos namin kumain. Kasi ang nasa isip ko nun, yung nasa mid ako, tapos hindi ako makahinga. Habang kumakain ako, yun yung nasa isip ko. Na nasa mid ako, tapos hindi ako makahinga. Tapos may time na nasa mid ulit ako nung umiinom ako ng vitamin. Nasa mid ako, hindi na naman ako makahinga. Yun yung nasa isip ko. Kaya habang ako kumakain ako. Tapos nang kumakain ako, yun, bigla na akong natakot. Kinabahan na ako. Natapos ko naman yung pagkain ko. Tapos nakapaghugas ako ng plato. Tapos nakapagbigay ako ng pagkain sa pusa. Tapos nung pagkatapos nun, hindi na ako makapag-relax. Nung nagulo na, hindi na ako relax sa isip tsaka sa katawan. So kahit manood ako ng TV, talagang yung isip ko iba na wala sa TV. Talagang para talaga ako nagpapanik. Dahil nga dun sa naisip ko na baka masamid doon naman ako, tapos hindi na naman ako makahinga. Yun yung siguro yung palagay ko, yun yung dahilan kung bakit ako nagkaganon. Tapos simula nun, ayun, hindi na ako makapag-isip or makapag-relax ng maigi. Tatayo ako, tapos lalakad ako, tapos gumaganon ako ng buhok ko. Tapos yung kamay ko gumaganon. Talagang kinakabahan ako kasi hindi na ako makahinga. Sabi ko nga kay Beskin, yun na nga, nasabi ko sa kanya na punta tayo ng ospital kasi hindi ko na talaga kaya. Hindi na ako makahinga kasi kinakabahan ako. Lakas ng pintig ng puso ko. Tapos, linggo yun. Dito sa ospital, dito sa amin, yung pinuntahan namin kanina. Walang doktor pag linggo, isa lang. Tapos, nung time na yun, busy daw. Di meron naman kaming napuntahan na ospital pero isang oras papunta. Tapos yun na nga, di pupunta kami doon sa ospital. Tapos habang nasa kotse talaga ako, ganun pa rin yung nararamdaman ko.
Matagal akong ganun yung nararamdaman ko. Yung parang nanginginig ako. Tapos hindi ako makahinga. Tapos parang na ako nahihilo. Nahilo na ako sa sasakyan. Nandun na kami sa ospital. Medyo kumalma na yung pakiramdam ko. Medyo giniginaw lang ako ng konti. Pero kumalma na nung nandun na ako sa ospital sa emergency. Tapos tinignan yung temperature ko. Okay naman. Wala akong lagnat. Tapos tinignan yung BP ko, medyo mataas naman ng konti, siguro dahil sa kinakabahan ako. Pero hindi naman gaanong kataasan. Tapos ayun, kinausap na ako ng doktor. Nung kinakausap na ako ng doktor, nawala na yung aking kaba, tsaka yung paghinga ko ng grabe. Nakakahinga na ako ng maayos, kinausap nila ako, ganyan. Okay naman daw lahat. Tapos tinignan yung oxygen mo, kung wala, hindi ka talaga makahinga. Okay naman yung oxygen ko, level. Tapos kinausap niya ako, ganun lang. Tapos, nawala na yung kaba ko. Pinauwi na kami. Kasi wala naman daw nakita. Walang kakaiba sa akin. Kasi normal naman yung sa akin lahat. Tapos, simula nun, yun nga, hindi na ako masyado makalunok ng maayos. Tsaka, hindi na ako makakain ng maayos. Pero, wala naman akong kakaibang nararamdaman. Hininto ko na pala yung kape, mga bestie. Kasi, siguro, dahil sa kape din, umano yung nervyos ko. Tumaas. Nag-trigger dahil sa kape. Eh, yung kape namin is parang yung drip coffee, parang brewed, matapang. Kaya siguro, nag-level up yung aking nervyos. Parang tumaas yung nervyos ko, tas nasa isip ko pa yung mabubulunan ako. Feeling ko, nag-panic attack ako, mga bestie. Feeling ko, panic attack yung nangyari sa akin. Kasi, iniisip ko na mabubulunan ako habang kumakain. Eh, syempre, pumakain ka, tas iniisip ko mabubulunan. Talagang, nag-panic attack ako. Hindi naman na umulit yung ganong attack. Hindi ko pa rin alam na dahil sa kape or yun. Tas, umiinom pa rin ako ng kape. Ang linggo na yun, uminom pa ako ng kape. Tapos, medyo nararamdaman ko pa rin, kapag umiinom ako ng kape, kinakabahan ako. Nagpapalpitate yung heart ko, tapos parang akong kinakabahan. Tapos ang huling inom ko ng kape is March 16, Sabado. Uminom na naman ako ng kape kasi feeling ko okay na ako, wala na yung nararamdaman ko, uminom na ulit ako ng kape. Pagkainom ko ng kape, mga hapon, nagmerienda kasi ako. Ayun, kinakabahan na naman ako. Ay, sabi ko, parang sa kape yata to. Kasi kinakabahan na naman ako, nakaramdam na naman ako ng panginginig. Sabi ko, ihinto ko na yung kape, sabi ko sa sarili ko. So, inihinto ko na yung kape simula nung March 17. Hanggang ngayon, hindi na ako nagkakape, gatas na lang. Tapos, hindi na ako nakaramdam nung ng kaba, tsaka palpitate. Tapos, bumabalik na rin yung paglunok ko ng pagkain, okay na din. Tapos, ngayon nga ito, nagaling kami sa doktor, di ba? So, okay naman, wala naman nakita nga sa lalamunan ko, sa may chan ko, wala naman nakita. Bukod dun sa polyp. Pero sabi naman ng doktor kanina, maliit lang naman daw, ganun lang. Sobrang liit. So, kailangan ko lang magpa-regular check every year isa or every 2 years isa para ma-monitor kung lumalaki ba yun. Kung hindi naman daw lumalaki, okay naman daw. Wala naman dapat ipag-alala doon sa nakitang polyp sa chan ko. So, yun lang. Mga bestie, yun lang yung balita ko sa inyo. Kung bakit ko naramdaman yung hindi maayos yung paglunok ko. So, salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento ngayon. So, yun lang. Ininto ko na yung pagkakape. Piling ko dun ako naninervyos or dun umaatake yung parang panic attack. First time ko nagka-panic attack. Sobrang hirap pala. Yung parang hindi ka makahinga. Tapos hindi ako makalunok. Gaganon ako. Pili ko, mag-stop na yung hininga ko. Piling ko nga nung time na nasa kotse kami ni Beskin, nung papunta kami ng ospital, nung March 10, mamamatay na ako. Kasi sobrang takot ko talaga, as in panic attack talaga yung nangyari sa akin nung March 10. Hindi ko talaga makakalimutan. Talaga natatak na sa isip ko yung araw na yun na. Piling ko, anytime, hihinto yung heartbeat ko sa sobrang kaba. As in, tag-tag-tag. Ang bilis. Tapos ganun ako, parang akong gumaganon ako ng kamay. Tapos lakad ako ng lakad, tapos ganun ako ng buhok. Tapos ganun naman ako, tapos upo ako, tapos tatayo ako. Ganun, mga best, ang hirap. Kaya ngayon, ang hininto ko is yung kape. Hindi na ako magkakape. Na lang, gatas o kaya juice, yan. Tapos tubig. Number one, tubig. So yun lang mga besties, salamat sa pakikinig nyo. See you again on my next one. Bye-bye!